Ito ang pangmasang pinapay. Ang tawag ng iba dito is bahog-bahog, bread pudding or red pie. At lulutuin natin ito gamit ang kawali. Kaya huwag natin itapon ang mga tira-tirang tinapay. Gawin na lang natin bahog-bahog. Tara, umpisahan na natin. At dito meron tayong mga tira-tirang tinapay. Islice lang natin ito gamit ang kunting ng maliliit ng pa-cube. Pero depende na sa inyo kung anong slice ang gusto nyo gawin dito. At isa't aside lang muna natin ito. Dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng 1/4 cup ng asukal. Pwede rin po dito ang brown sugar, 1 teaspoon ng instant dry yeast, at 1/2 cup ng warm water. Mix-mix lang muna natin ito, at i-rest ng 5 minutes. After 5 minutes, ilagay na natin ang 1/8 teaspoon ng asin, at 2 tablespoon ng margarine. At ilagay na rin natin ang ating 1 1/2 cup ng bread flour. Pwede rin po ang all-purpose flour. Mix-mix lang natin bago natin ito masahin. Minasa ko lang po ito ng mga 4 minutes. At kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, maaari po bang pusuan nyo at i-share ang ating video? Malaking tulong na po yan para sa akin. Maraming salamat po! At kapag ganito na ang consistency ng ating dough, pwede na po ito. Tapan lang muna natin ito ng plastic at iset aside. Dadawa muna tayo ng palaman para sa ating bahog-bahog. Maglagay lang ng 2 cups ng gatas. Evaporated milk or fresh milk ay pwede po. 1 cup ng asukal. 1/3 cup ng cornstarch. At 1 teaspoon ng vanilla extra. Mix-mix lang muna natin ito hanggang sa matunaw ang ating cornstarch at asukal. Bago natin ilagay ang ating red food color. Ayan, at mix-mix lang po natin ulit. At lagyan rin natin ng 2 tablespoon ng margarine. At pwede na natin ito isa lang sa mahinang apoy lang po. Mix-mix lang natin ito palagi para hindi magbuo-buo. At kapag ganito na ang consistency ng ating mixture, pwede na po natin ilagay ang mga na-slice natin na mga tira-tirang tinapay. At i-mix-mix lang po natin ito mabuti para makoat lahat ang ating tinapay. At kapag ganito na, pwede na po natin ito hanguin at set aside lang muna natin ito. Ito na yung dough natin. I-flatten lang natin ito. Nagtira na ako ng konti pang serve natin sa ibabaw. At ganito lang po ang gagawin natin. Pie pan po ang ginamit ko. Pwede naman kayo gumamit ng ibang baking pan. At ilagay na natin ang ating palaman dito sa ating bahog-bahog. At i-flatten na po natin itong mabuti. Bago natin ilagay ang pang-seal natin dito sa pinakatap. At kapag okay na, mag-brush lang tayo ng itlog. Dilagyan ko lang yan ng konting yellow food color. Ayan, at ready na po ito para isalang natin sa ating kawali. Na-preheat ko na po yan. Wala pong tubig ang kawali. At lutuin na po natin ito ng 30 minutes sa mahinang apoy lang po. After 30 minutes, ayan na po, luto na ang ating napakasarap na bahog-bahog. Bread pudding o red pie. Napakasarap talaga nito. Parang bumalik ako sa kabataan ko. Sayang din naman ang mga tira-tirang tinapay kung masira lang. Gawin na lang natin napakasarap na bahog-bahog. Ano bang tawag dito sa inyo? Bread pudding kasi ang tawag dito sa amin o bahog-bahog. Maraming salamat hanggang sa susunod po.